I'm speaking now from the bottom of my heart. Because parang I don't know if anybody here has experienced what I have. My father served 7 presidents. I grew up during the Marcos era. I know the other candidates. But I am here because now I am older, I am wiser. I'm okay, but I will wear this for Kiko. Thank you. I'm older, I'm wiser. And there are 4 people I am fighting for. 3 of them are here. Frankie, Miguel, and Miguel, would you please come here? My 3 children. The eldest is in New York shooting a movie in Hollywood. My Casey. These are Frankie, Miguel, and Miguel. Naga-house to house po yan araw-araw kahapon pa hanggang kanina. I'm sorry, it's raining, sweetheart. Mga magulang, itatanong ko sa inyo, sino ang mas mahalaga sa eleksyon na ito? Hindi ba ang mga anak natin, ang mga magiging apo natin? Hindi ba? Nakikita ko ang ibang, nakikwento pa sa akin, ang ibang pangpipintas at pag-iimbento ng ibang kalaban. Kung murahin si Ma'am Lenny, kung murahin ang babae, kung gano'ng kabastos ang lumalabas sa bibig, wala akong nakitang ganun sa lahat sa inyo, sa lahat ng lugar na napuntahan ko sa Pilipinas. Bakit? Ito ang klase ng Pilipinong kailangan maging tayo. Tayong nandito. Tayong nagbibigayan ng tubig pag nauuhaw ang katabi natin sa crowd. Sa lahat ng puntahan naming lalawigan, nagugutom ang katabi, nagsashare ng pagkain kahit di magkakilala. Do you want to be ruled by leaders with love and not oppression and fear? Do you want your children, your grandchildren, and your grandchildren's children, and so on and so forth, all the generations to come, to say, my lola, or my mother, or my father, or my lolo voted for the right leaders when they could? When your kids ask you, when you are big and married, and you're parents yourselves, you young people, who's voting for the first time? I'm very, very proud of you. You know social media. Alam nyo ang fake news. Sa totoo lang, bilang artista, hindi po nakatulong sa akin ang pagiging asawa ng isang politiko. Minsan by association, yung mga nagmamahal sa akin, hindi kilala ang asawa ko. Nung ayaw siya, ayaw na rin sa akin. Kahit wala akong ginawa. Abunado pa kami dahil hindi nagnanakaw ang asawa ko. Lahat ng kinain at kinalaki nitong 3 higante ko. At yung isa ko na nasa Amerika. Lahat yan galing sa malinis na pakikipagbunuan sa hanap buhay ng magulang. Hanggang ngayon, nagte-taping pa ako sa probinsyano habang nagkakampanya. Dahil nagtatrabaho ako para matapos yung bahay namin. Hindi kami yumaman sa politika. Matalino lang ako magnegosyo. Matalino ako mag-ipon. Eto pa isa. Binabastos ang babae. Alam nyo ba si Ma'am Lenny kung ano-anong mga chismis na hindi namin alam kung pagtatawa na namin o kung anong re-react namin, kung ano-anong ginagawa sa kanya keso may boyfriend na NPA, keso hindi naman si Sec Jesse ang unang asawa. Si Sec Jesse ang first and last ni Ma'am Lenny! Hindi lang po yan. Babae ang nanay ninyo. Dapat tinuruan kayong gumalang sa babae. Hindi kayo nang babastos. Babae ang ilaw ng tahanan. Babae ang malakas.
babae ang nagdadala sa sinapupunan ng tao ng 9 na buwan, pagkatapos iluluwal, pagkatapos malalakihin, pakakainin bilang partner ng asawa niya. Kung single parent kayo, kay daddy o mommy kayo, God bless you and my hats off to you dahil napakahirap pagpalaki ng anak. Guyod ni Ma'am Lenny, ang 3 anak niyang puro babae din, who are not just successful but thriving, and more importantly, they are already serving the Filipino people. Ito pa isang tanong ko. The strongest woman I know, you know her too, na byuda, walang bahid ng korupsyon, wala ni skandalo, puwera yung gawa-gawa nilang. Hanggang ngayon, wala namang ebidensya dahil puro kasi nung alingan. You're young, you're smart, you're woke, you know fake news, you know what's real, you know how to find out the truth. It is so easy in this day and age. Do your research. Convince those na hindi pa namumulat ang mata na ito dapat ang gobyerno natin. Ipaglaban natin ito. You young kids, you voting for the first, second, third time, at yung mga mami nyo, daddy nyo, mga lolo at lola nyo na nandito ngayon, mga tita nyo, tito nyo, ipakita nyo. Let us make history. Let your vote make history, each and every one of you. Be part of the change for the good. Mulat na mulat ng mata ko, iba ang pagmamahal, pero iba ang dapat pinipili pag pamumuno na ng bansa ang pinag-uusapan. Ito pa ang isa, mga kakamping, kung meron pa sa inyong nalilito, sa totoo lang po, hindi ko po maintindihan kung bakit, lalo na yung mga nanonood sa atin, kahit po wala kayo dito. Kung mahal nyo si Ma'am Lenny, at si Ma'am Lenny ang iboboto nyo, bakit nyo pahihirapan ang Pangulo sa pagpili ng ibang vice-presidente? Bakit kayo pipili ng hindi niya kakampi? Bakit hindi nyo pipiliin ang pinili niya?